Walang karapat ang gawin sa akin to. I'm jobless. Inutil ako sa'yo, inutil ako sa lahat. Babae ka nasaktan, okay? You're a woman scorned. Mapapatawad kita. Bukas makaluway, magiging ina ka rin. Maintindihan mo na pinatay mo ang kinabukasan ng batang yan. Yan! Hindi kita mahal kita. Mahal mo siya. Mahal kita, mahal ko siya. Higit mo siya mahal. Mahal ko kayong dalawa. Mula sa pagiging mati ni Idol noon dekada 60, at miyembro ng tanyag na grupo ng Star 66 ng Sampaguita Pictures, si Dindo Fernando ay na-develop bilang isang mahusay na drama actor. Ang dating ka-love team ng aktres na si Loretta Marquez, ay nagpatuloy sa pag-arte, kahit ang kanyang mga kasabayan ay unti-unting nawala sa limelight, upang bumuo ng panibagong buhay na malayo sa showbiz. Siya ay sumikat sa mga madamdamin roles na kanyang ginampanan, kasama ang ilan sa malalaking pangalan sa industriya. Alamin natin ang naging buhay ni Dindo sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Humihingi na ng ama si Alvin. Ba hindi ang mga hinahanap ng batang yun? Kapatid, kalaro. Ano sabi ni Lily, kailan daw ba ang kasal? Sino ba yung lalaki, kilala ba natin? Walang kasal at wala ring lalaki. Asan ang mga lalaki? Wala namang gyera. Puro kabiro. He needs a borrowed father. Baliktad ka, no? Ikaw may kailangan, ikaw tumalayo. Please, Louie. Will you do it for me? Hi. You're late. No, you're early as usual. I'm on time. Who said so? Riloko. Si Ryan, Louie, tapon mo na. Okay, I'm late. You're early. Hi. Ano, kumusta ka? Tumaba yata tayo ng konti. She lost 5 pounds to be exact, Louie. No, I don't believe. Wear your glasses. Anyway, Lily, meet your new husband, Larry. Your husband. All right, asawa ko, asawa mo. At sasabihin ko sa buong mundo, at long last, may anak na rin ako. Darating na siya. Yes. That's exactly how I feel. Dito, nakatago sa loob. Everybody needs a son. Kung hindi, patay na ang mundo. Nagkataon lang. Anak siya sa labas? He has no right to be born, is that it? Si Joseta Corda Chua Surban, na mas kilala sa kanyang screen name na Dindo Fernando, ay ipinanganak noon November 19, 1940 sa Virac, Catanduanes. Sa kanyang kabataan, si Dindo ay nangarap na maging isang doktor. Subalit ito ay nanatiling pangarap, sapagkat imbes na pumasok sa mundo ng medisina, si Dindo ay napunta sa mundo ng entertainment. Siya ay nagsimula sa showbiz sa pamamagitan ng pagganap sa maliliit na roles, at pag-extra sa mga pelikula. Siya ay nagsimulang mapansin ng mga producers at movie fans, nang si Dindo ay mabigyan ng mas malaking role sa pelikulang Pitong Kalbaryo ni Inang, noong 1962. Matapos nito, ay nakagawa pa ng iba't ibang mga pelikula ang aktor, at maliban sa kanyang home studio na Sampaguita, siya ay nagkaroon din ng mga pelikula sa ibang film productions. Noong 1965, si Dindo ay isinama ni Doc Perez, na may-ari ng Sampaguita Studio, sa grupong kanyang binuo at tinawag na Star 66. Dito ay nakatambal niya si Loretta Marquez, at sila ay nalinya sa mas madramang mga pagganap, kumpara sa kanilang mga kagrupo. Si Dindo ay mas lubos na nakilala at sumikat ng panahong ito, at sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula. Ilan dito ay ang apat na anak ni David noong 1963. Para Troop Squadron, Bumunot Kat Lumaban, Mga Kanyan sa Korehidor, at From Tokyo With Love noong 1964. Gintong Rekuerdo, Birhen sa Lupa, Paalam sa Kahapon, at Kung Wala na ang Pag-ibig noon 1965. Comrade X, Adyang Batibot, Kordong Kaliwa, at Sa Bawat Lansangan noon 1966. Malupit ang Pag-ibig, at 7 Bullets for Gringo noon 1967. Quinto de Alas, Liko-likong Landas, Kamatayan Ko Ang Ibigin Ka, Deborah, at Dalawang Mukha ng Anghel noon 1968.
Luz Biminda, noong 1969, at marami pang iba. Sinasabing si Dindo ay nagpakita ng husay sa kanyang pag-arte, kahit noon siya ay nagsisimula pa lang sa industriya. Ang kanyang estilo ay nagpapakita ng tunay na emosyon, na ipinahihiwatig ng kanyang mata, at ekspresyon ng kanyang mukha. Nakuha niya ang paghanga ng mga movie fans, sapagkat ang kanyang talento ay malawak at hindi limitado, tulad ng ibang mga aktor. Noong dekada 70, ay patuloy na namayagpag ang career ng aktor, habang ang kanyang mga dating kagrupo sa Star 66, ay unti-unting nawala sa pinilakang tabing. Nakasama siya sa international film na Black Mama White Mama noong 1973. Dito ay nakasama niya ang mga Hollywood actress na sila Margaret Markov at Pam Grier, kasama ang ilan pang mga Pinoy stars na sila Zaldy Chernock, Eddie Garcia, Alona Alegre, Lotis Key, at iba pa. Leonardo's bow. I should have known. You should have killed him when you had a chance. It's not too late. It's gonna take some work this time. I think it's got help. Yes. Nothing comes easy. Nakagawa din siya ng mga box office films, kasama ang mga bigating artista ng kanyang panahon, tulad ng Kampanerang Cuba, kasama sila Vilma Santos, Edgar Mortiz, at Celia Rodriguez noong 1974. Araw-araw, gabi-gabi, kasama sila Charito Solis, Rosana Ortiz, at Tony Santos noong 1975. Bomba Star, kasama sila Alma Moreno, Ricky Belmonte, at Eddie Gutierrez noong 1978. Gaano kadalas ang minsan, kasamang muli si Vilma Santos at Hildo Coronel noong 1982, at marami pang iba. Siya ay kinilala sa kanyang husay sa mga dramatic roles sa pelikula, kung saan si Dindo ay nakakuha ng mga awards. Isa dito ay nang makuha niya ang Best Actor Trophy noong 1979 mula sa Gawad Urian para sa pelikulang Ikaw at Ang Gabi. Ilan pa sa kanyang mga natatanging pelikula ay Ang Langis at Tubig, Init sa Magdamag, Baby China, Muling Buksan ang Puso, at iba pa. Si Dindo ay binansagan bilang drama king ng kanyang panahon, at nakuha ang respeto ng marami sa loob at labas ng showbiz. Tulad ng ibang mga artista, si Dindo ay nag-venture din sa telebisyon. Siya ay nakasama sa tanyag na serye sa TV, na Flor de Luna noong 1978, at dito ay nanatili siya hanggang 1986. Siya ay lumabas din sa mga show na Dindo and Tony noong 1979. At kung kami ang tatanungin ng GMA7 noong 1984. Si Dindo ay sinasabing simple lang na tao sa labas ng showbiz. Hindi niya inilalagay sa ulo ang kanyang kasikatan, at mas pinahahalagahan ang nakukuhang karanasan at kaalaman sa kanyang mga ginagawa. Siya ay simple lang din manamit, at hindi mahilig sa mga glamurosang bagay. Mahilig siyang makipagkwentuhan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa pilosopiya at psychology. Hindi rin siya ang tipo ng artista na nananatili sa isang tabi pag hindi siya kailangan sa set, sapagkat siya ay lumalapit sa mga kasamahan upang makipagkaibigan at makipagkwentuhan sa mga ito. Si Dindo rin ay minsang lumabas na binabae, sa pelikulang Si Malakas Si Maganda at Si Mahinhin noong 1980. Siya rin ay nakita sa mga ilang action films at romantic comedy films na nagpatunay ng kanyang versatility sa pag-arte. Sana may candlelight. I feel romantic tonight. Eh, di ba yung candlelight? It must be the weather. The phone is ringing. Let it ring. Teka nga. Hello? Billy, of course. Asan si Jane? Gusto mo siyang kausapin? Ang buhay ni Dindo sa labas ng kamera ay napanatili niyang labas sa kanyang trabaho, at hindi nakahayag sa publiko.
Nang siya ay makapag-asawa, inakala ng ilan na magbabago ang kanyang performance sa pag-arte, sapagkat ang ganitong pangyayari ay nagaganap sa ibang mga nakapag-asawang artista. Subalit ito ay hindi nangyari sa aktor, sapagkat kahit hindi nakalantad sa masa ang kanyang private life, ay naging inspirasyon ni Dindo ang kanyang pamilya, upang mas pagbutihin ang trabaho sa industriya. Ang ikinagulat ng marami ay ang pangyayari noon August 27, 1987, nang biglang pumanaw si Dindo Fernando sa edad na 46, dahil sa atake sa puso. Marami ang nalungkot at nanghinayang sa kanyang pagpanaw, sapagkat si Dindo ng panahon ito ay itinuturing bilang isa sa pinakamahusay na aktor. Siya ay nag-iwan ng marka sa puso ng kanyang mga tagahanga, at naging inspirasyon para sa nakararami. Ang kanyang mga pelikulang nagawa ay paulit-ulit na pinapanood maging ng mga henerasyon ngayon, na nagpapatunay ng tunay na talentong kanyang ipinamalas noon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Dindo Fernando, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Di mo na ako sinagot, ha? Natural, at the stroke of 12, magandang ting ng pagbukas ng mga regalo. Tayong tatlo, the entire family, together, di ba? Nagkataon mamahaling regalo ko. Pasensya ka na. Masensya ang asawa mo. Saan nga? Sa ospital. Bakit? May sakit ko. How sick? Very sick. I'm dying. Sino sabi?